diretso. Parang ano, hindi ko alam kung ako lang ba or may nakapansin din na parang the level of acting na nakikita ko sa iyo is similar to Miss Catherine Bernardo when she does rom-com movies. No? So, sa pag-iing Catherine or yung laging tinatanong yung acting yun, na parang pinipressure kayo ni David na maging kayo? Actually, nako, hindi ko alam kung paano ko po sasagutin yan kasi aaminin ko, isa rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga taong nilook up to ko sa showbiz. She really handles her career and personal life really, really well. And that is why there's no doubt kaya maraming brands ang na-attract niya dahil gano'n niya talaga dalhin yung sarili niya. And so to be acknowledged or to be noticed na kahit papano ay parehas is syempre a very big honor for me. And sana nga magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation. Thank you po. Thank you, Janice. Navita, the editor of Bulgaris' People, Ms. Rodolana. Yes, alam ko may kasunod si Ate Janice, di ba, Peche? Yes, si Jerry Olea. Ah, dito Jerry! Hello. In fairness to David, ilang beses ko na siya na-interview one-on-one, two-on-one. Sinasabi naman niya talaga nahihiya siya pag maraming kausap. At nagugulat ako nung even last the press ko ng ano, ng GL. Nagulat ako sa mga sinabi niya nung kami dalawa lang yung nag-interviewan. So, mas nag-open up siya talaga pag konti lang, inaamin niya. Pero ang tanong ko muna kay Barbie. Barbie, alam naman ng lahat, sinasabi mahusay, hindi lang mahusay, premiado talaga. May napatunayan na bilang isang actress. O, pero yung iba naman, sinasabi si, aminado rin naman si David na ngayon lang siya, kumbaga gumagaling siya dahil din sa'yo. Pinagmamalaki nga niya yung sa bago niyong pulang araw na talagang iba na yung acting niya. So far, paano nakita yung pag-evolve niya bilang aktor? Ang maganda kasi kay David, very expressive yung mata niya. So, pag natutunan niya na to work around it, to work on his eyes, napakadali na nun kasi magaling din naman siya magpakilig. And sa lahat ng proyekto namin, kada project na ginagawa namin, nakikita ko yung confidence and yung comfortability niya na umarte. Diba? Given na mahihayin siya, diba? Pero pagka nasa set yan, hindi ganitong klaseng David ang makikita mo sa set, ha? Talagang actor David yung makikita mo. Talagang game siya, willing siya, in character siya. Especially dito sa Pulang Araw, talagang game na game siya talaga. Makikita mo na rin na unti-unti, nabubuo yung passion niya for acting, for the craft, which I really admire kasi nakita ko siya from Heartful Cafe. So medyo nasundan ko naman yung mga projects niya kasi yung mga sumunod na projects, ako na yung kasama niya. So nakita ko rin yung growth niya. And ngayon masasabi ko na mas komportable na siyang umarte sa harap ng camera at mas dedicated siya na galingan yung mga characters at mga projects. And like, sa mga projects na kinukuha niya, very mindful din siya. Kasi alam na niya yung image na pinangahawakan niya. So very mindful na rin siya. Which is very good as an actor. Like, hindi ka lang tanggap ng tanggap for the money, di ba? Talagang mindful ka sa career na gusto mong tahakin, sa image na inaalagaan mo. May ganun na siya. Siguro dahil nadala na rin dahil businessman siya. So, comes with it na din. Tuwang kami, Barbie, na parang pinagtatanggol mo siya pag may mga nagsasabi na ikaw yung nagbubuhat sa kanya, na para daw wala siyang naitutulong para umangat yung love team din. Actually, nalulungkot nga ako kapag may naririnig akong ganun. Kasi parang nawala ng purpose na tinawag pa kami love team. Kung wala yung teamwork, hindi ba? Parang a love team will not work kung hindi kayong dalawa yung magtatrabaho rin talaga. Siguro, mas napapansin lang ng mga tao kasi mas ako yung nagsasalita, di ba? Obviously. Pero look, parehas kaming nandito. We're both here today promoting the film. Pero alam mo yun, siguro mas ako lang kasi yung naririnig, nakikita ng mga tao. Siyempre, ako yung mas makulit, ganyan. Pero in terms of effort and yung
yung dedication namin para mag-work tong love team, parehas lang naman. Kasi parehas naman kami nagbe-benefit, hindi po ba? Last question ko para sa inyong dalawa. Physically, ano yung nakaka-inlock sa isa't isa? Physically. Sabi mo, ano ko naman? Sasagot ko lang eh. Siyempre, ano? Mabuti. Ano ba? Maganda. Oh. Ano ba? Sexy. Sexy. Dalino. Ganda ng buo. Exactly. Matangkad. Matangkad. Yes. Ganun. Tsaka mabango daw. Mabango. Ang mga gusto kong qualities ni David, yung pag-aalaga niya sa akin, pag kami lang dalawa, yung kapag kunwari, actually isa nga sa mga naalala kong memorable na eksena, yung doon nga nung nasa crossing kami, nasa kalsada kami, wala kaming lapel, wala kaming anything. Nakatayo lang kami doon sa gitna ng daan habang ang daming sasakyan, mga bus na dumadaan. Pero parang nagchichikahan lang kami kasi montage lang naman yun. Nagchichikahan kami. So parang at that moment in time, parang feeling ko kaming dalawa lang yung nag-exist. Kasi parang cars are passing by, ganyan. Pero parang kami nag-uusap lang kami ganyan. So parang tuloy lang yung mundo. Pero kami nakatigil lang kami. Nag-uusap lang kami about life, about ourselves. So parang yung moment na yun, parang isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi isa yun sa mga moments na nakilala ko siya talaga as David and not the David na nire-represent ng love team, kumbaga. Yung hindi yung maging idol, hindi yung leading man. So yun lang, si David lang as a person. So yun. Paano? yung physical quality na nagustuhan ko kay David, siguro yung kanyang biceps. Nakita ko yun na nagmaging sino ka man kami kasi lagi siya nakasando. Lagi siya nakasando. Malaki-laki ng katawan niya kasi lagi siya nag-workout. Laki ng biceps niya. Diba? Na-experience ko yun kasi diba natulog kami sa kama sa eksena mo, magkatabi kami. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig. Kay David alam, namimiss mo ba yung mga ganung moment na nagtatabi kayo sa kama? Talaga yung mga talaga.